Dahil malapit na ang mahal na araw, alam ko na marami sa atin ngayon ang nagpaplano ng umuwi sa kani-kanilang mga probinsya or mag-long rides kasama ang mga tropa. Pero dahil sa sobrang traffic ng kalsada dito sa atin, mas pinipili na lang ng iba na gumamit ng motorsiklo kesa sa mag-four wheels. Nang sa ganon ay mas maging maginhawa at mapabilis ang kanilang biyahe. Kaso lang, ang nagiging suliranin ng ating mga rider sa paggamit ng mga motor ay ang kakulangan sa storage. Siyempre, para dun sa mga uuwi ng probinsya, hindi lang naman sila the whole day mag-i-stay doon. Siyempre, susulitin din nila ang ilang araw na holiday kaya kailangan din nila ng mga ekstrang damit at iba't ibang kagamitan. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit minsan ay may nakikita kayong nakalagay na top box at saddle bags sa ibang motorsiklo. Pero, ang paglalagay ng mga storage boxes sa motor ay hindi basta-basta or kung ano lang naaayon sa gusto mo. Ang ating gobyerno ay isinasabatas din na kailangan ang paglalagay ng ganitong uri ng accessories ay ligtas at hindi dapat nakakaapekto sa safetyness ng ating mga rider. Kaya ang Land Transportation Office ay naglabas ng mga guidelines para sa legal na paggamit ng mga storage box at saddle bags na ito. Mariin nilang pinapaalala sa mga rider na kailangan sundin ang kaukulang laki o haba ng mga extra compartment na ito. Dahil ang sino mang sumaway dito ay maaaring magmulta ng 5,000 piso. Tol, mabilis lang ito, kaya make sure na pakinggan mo at tapusin mo ang video na to. Unang guidelines ay para sa mga top box. First, kailangan siguraduhin na ang mga compartment box na ito ay nakakabit ng maayos at hindi kakalog-kalog. Second, kailangan ang top box na ito ay kayang mag-accommodate ng at least 2 full face na helmet lamang. Kapag ganito ang top box mo, wala kang magiging problema, kaya hindi mo na kailangan kabahan sa mga checkpoints, lalo na kung aprobado naman ng DTI ang nabili mong top box. Pero ibang usapan na kung ang top box na nakalagay sa motor mo ay custom made. Katulad ng sa mga food delivery, kailangan ang measurement nito ay hindi lalagpas sa 2 feet na taas, 2 feet na haba, at 2 feet na lapad. So parang perfect square ang shape nito. Also, kailangan hindi ito nakakasagabal sa side mirror viewing ng mga delivery rider. Kadalasan kasi kapag masyadong malaki ang box, hindi mo na nakikita yung nasa likod mo kapag tumitingin ka sa side mirror dahil natatakpan na nga ito. Kapag na-meet nyo naman ang mga requirements na ito, kailangan nyo din itong iparehistro sa LTO na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang sinumang rider na mahuhuling hindi nakarehistro ang custom-made top boxes ay maaari ding magmulta ng 5,000 piso. Sunod na guidelines ay para naman sa mga saddle bags. May mga motor na nakadesign na mayroong saddle bag sa gilid, katulad ng mga cafe racer or classic bike. At kung inaprubahan naman ito ng DTI, hindi na ito subject to inspection or apprehension ng mga LTO enforcers. Pero make sure lang na kailangan ang mga saddle bags na ito ay hindi nakalagay ng mas mataas sa upuan. Second, kailangan ang size ng mga bags na ito ay hindi lalagpas sa 4-inch from the side at hindi din nakalawit sa tail part ng motor. Kung na-meet mo naman ang mga guidelines na ito at natural na may saddle bags ang pagkakadesenyo sa motor mo, wala kang magiging problema. Pero ibang usapan na kung nagpakabit ka ng custom saddle bags sa motor mo. Ang mga custom made saddle bags ay kailangan mo din iparehistro sa LTO na nagkakahalaga ng 100 pesos. At kung sino man ang rider na mahuhuling hindi nakarehistro at improper ang pagkakalagay ng mga saddle bags ay magmumulta din ng 5,000 piso. Sabi nga ng mga matatanda, lamang ang may alam. Kaya i-take advantage mo na at i-share sa ibang tropa ang nalaman mong impormasyon. Nang sa ganun ay hindi na kayo magastusan. Make sure na sundin nyo na lang ito dahil para din naman ito sa inyong mga kaligtasan. And bukod doon, nagkalat din ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar. Kaya mataas talaga ang tsansa na baka ma-one time kayo. Sige ka, ikaw din, masakit din ang 5,000 piso, di ba? Okay, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.